Yo, what's up mga kapoga? So, panibagong unboxing na naman po ang ating gagawin ngayong araw. Itong watch na to pala guys, ito yung 2020 na GA900-4ADR. Itong watches na to guys, ano to, may tatlong color. May black, may blue, tas yung may pula. Itong watch na gat na to. Ayun, nakita nyo naman guys sa personal appearance nitong box na to. So, maganda rin siya, may puti sa pa-black na pinag-mixture nila. Ayan. So, hindi yung alam nyo naman yung mga nauna, 'di ba? Black, pure black 'yan. Ayan, pure black. Pero ito pinaganda nila yung 2020 na tong watch na to. Okay, so alam ko nag-aantay na kayo. Sige, bubuksan na natin. Ayan. Dito rin guys, kita nyo din tong aluminum box niya. Ayan. So ayan. Ano din siya, mixture din siya ng white. Kung ano yung nandito sa box, ganun din. Dito sa metal box niya. Okay. And then, andito rin yung warranty niya guys. Ayan. International warranty niya. Dito rin nakalagay yung model number ng watch, yung pangalan ng customer, and then yung stamp kung sino yung distributor or dealer guys. Yan, dito pupunta yan, i-stamp yan. Yan, and then ito din, ito yung dito rin nakalagay guys kung sino yung mga distributor guys. Yan, and dito yan sa Kuwait, Al-Bagtane saka Al-Battle Brothers. Ayan, nandito yan guys. Ayan. Babtain and Al-Battle. So, wala pong katami guys na authorized dealer po dito sa Kuwait. So, yan. Kung gusto nyo ng original, pupunta kayo mismo sa showroom. Okay? So, ayun. Alam ko, sabik na kayong makita. Okay, bubuksan na natin guys. Nandito rin yung module nya guys. Module number 5637. Yeah, nandito rin yung mga iba't ibang language. Yan, may Arabic, may Chinese, Japanese, English, whatever, etc. Okay? So, ito na yung watch, guys. Ayan, ang ganda. Wow. Napakaganda yung ano niya. Your color combination niya. Yung strap niya, guys, ano to? Yung matte red. Matte red, hindi yung, alam nyo naman yung ibang watch, yung parang may halong orange. Ito kasi red na red guys, matte na matte. Okay, and then ito, sa strap nya mayroon din siyang ano guys, mix ng black dyan, and then ito, sa may light nya. Yan, nandyan yung light nya. Okay, so may limang button to guys. Yan, adjust button, mode, reset, start, saka itong light. Okay? And then, meron din, ito, may apat na Allen rings dyan. Maliliit, Allen rings yan guys. Na screws nyo dito para sa bezel. Yan. Kita mo yan. And then, itong bezel nya nga pala guys na to, is ito yung resin bezel. Strap resin din. Yung glass, mineral glass. Yan. And yung dial niya, black, na may pula sa mga kamay. So, napakaganda. And then, pula din yung design niya dito sa loob. So, napakaganda, napaka-amaze. Yan. Dako naman tayo sa likod niya, guys, sa back. Okay, andito, nakalagay din dito. Yan yung pangalan ng watches na to. Nandyan din yung logo ng G-Shock. And then, ano siya, guys? Ayan, nakikita niyo dyan. Japan movement siya. Pero case siya ng Thailand. So, itong watch na to guys, inassemble siya ng Thailand, pero yung mga mechanism nito, ano, mas low cost kasi dun sa, ano yun eh, pag-assemble. Kasi pag galing mismo ng Japan, mas mahal yan guys. So, kaya ganun yung, ano nila, mas mababa. Okay? So, huwag kayong magtaka, kahit ibang mga branded na phone din, or yung, kahit ano na guys, ngayon, made in China o Thailand, ganyan na yung mga ano nila,
mga kasi mas mababa kasi. Okay guys. So itong watch na to hindi nawawala din yung ano dito guys, yung timekeeping niya. Ayun, hindi rin nawawala yung ano niya guys. Pagka durability nitong watch kasi G-Shock guys. Yung G-Shock, so ang meaning ng G-Shock na yan is gravity. So kahit na magsabaksak yan guys, so walang problema. So hanggang ngayon hawak-hawak pa rin ni G-Shock yung pagkamatibay ng relo at pinakamatibay nakatala sa Guinness Book of Record guys. Hawak-hawak pa rin niya. So biruin nyo guys, papadaanan mo to ng 25 tons. Yung gulong ng sasakyan guys ha. Yung gulong ng sasakyan na 10-wheeler or 18-wheeler, papadaanan to guys. So grabe, di ba? So bibihira yung relo, watch na naka ano doon, nakaka-survive. So yun, G-Shock lang yung isa. And then maraming mga test na ginawa nila guys. Nilagay sa freezer, nilagay sa kung ano-ano, basta makikita nyo guys. May preview akong video nun, pwede nyong tignan doon. Okay, so ang mga function niya guys nandito rin. So andyan, may timer, may world time, ayan, may alarm, may stopwatch, saka may time setting. Ang pag-a-adjust nga pala ng time guys, so bago nyo i-set yung time, tatandaan nyo lagi na nandyan yung date, nandyan yung time, nandyan lahat. Kasi alam kung bakit hindi kayo pwedeng mag-set ng naka-stopwatch, ng naka-timer, ng naka-alarm, kasi hindi naman nyo yun yung indicator niya. So dito mo makikita kung mag-a-adjust ka ng time. Okay guys. And then dito sa adjust button, long press mo lang siya, hold mo lang siya, ayan. And then still Tokyo, hindi pa kasi, 'di ba, unboxing tayo. So hindi pa natin nakikitang itong watch na to. So ito yung nire-review natin ngayon, guys. So ayan, Tokyo siya. And then dito sa may start button, dito ka magse-search. Ayan. Kung dito sa Kuwait, guys, so se-search natin dito sa Kuwait. So hanapin lang natin yung Jeddah. Kaparehas namin ng time dito, guys. Kung sa Pilipinas naman ay Singapore or Hong Kong. Ayan, sobra tayo guys. Ayan. And then isang press na lang dito sa adjust button. Okay, so ganyan kaganda si G-Shock. So hindi mo makikitaan sa ibang watch. Sa ibang watch, yung mga mamahalin guys, gaya ng mga Rolex, yung mga ano, so parang normal lang na time. Yung parang chrono lang sila, o parang yung mga normal lang, talagang pinupull out mo lang yun, ganyang ina-adjust mo lang. So itong G-Shock, functionality naman siya, sporty look, yan. And yung pagka ano nya guys, pagka matibay, yun ang inahanap natin. Hindi ko naman sinasabi guys na yung ibang relo hindi matibay. So sinasabi ko lang, ine-explain ko lang kung ano nga bang mayroon itong watch na to. Okay. So, napaka-elegante siyang tignan guys. So, hindi naman siya gaanong bulky itong watch na to. So, ang presyo niya guys, dito sa Kuwaiti dinar is 48KD guys. So, hindi gaano siyang mamahal din. So, kagaya ng mga GA100, GA110, ganyan, hindi rin nakakalayo ng mga presyo ngayon. So, yan. So, mayroon ka ng watch na maganda sa alagang talagang ganon, 48KD. Ayan. Sa Pilipinas guys, ang presyo naman nito, so magigit kumulang 5,000 or kulang 5,000 guys. So ganon. So depende rin doon sa rate guys. So hindi ko naman sinasabi na kung ano yung presyo niyan is, kasi kinoconvert ko kasi guys. So hindi naman po pwedeng sabihin kung ay ito yung watch na to. Alright? So napakaganda guys. So ayan na yung time. So ganon din. So hindi naman na natin i-review lahat kung ano yung mga function. So madali na lang naman sa inyo yan guys. So ayan, napakaganda yung design niya. Ayan, meron siyang ano dito. So maganda yung parang target ano niya dun sa loob. Ayan, ang ganda. Diba? And then indicator lahat yan guys. So napakaganda yan. Pati ito may gray dito sa may button. So napaka-elegante siya. So sa mga naghahanap dyan, so, ng ganitong watch, ng mga latest model, so punta lang kayo sa mga dealer. So, or mga showroom.
na mapagkakatiwalaan, guys. So mahirap kasi yung mga ganitong watch, madaling mapeke. So ngayon ang mga duplicate, guys, hindi mo na makikitaan ng pagkakaiba niya. Kahit mga pangsyon, parehas na rin. So ganun. Makakamura ka nga, makakabili ka ng online, pero yung binili mo is napakamahal naman. So ganun. So ngayon naman, guys, tatry natin sa ating kamay, wrist. Yan. So yun, guys, di ba? Panalo. Wow, mapapasana all na naman. Di ba, mga pre? Yan. Ganda, di ba? So hindi siya gaano bulky na kagaya ng mga ibang watch. Yung mga ganitong wrist, guys, so sakto lang. So yan. Napakaganda niya. Kahit dito sa likod, ganda rin niya. So try natin i-fit ng maayos, guys, para makita nyo, no? Yan. Ganda-ganda. Ayun. So maraming salamat, guys. Dito na tayo nagtatapos. So hindi ko na pinakita lahat ng mga function doon. So pasensya na kayo kasi mayroon din naman akong mga video doon. So panoorin nyo na lang. So madali lang naman. And then, for example, nahihirapan kayo, guys, punta lang kayo sa YouTube, Google, type nyo lang to. Yan. Type nyo lang yan, guys. JA-900-4ADR, makikita nyo kung paano i-adjust. Or bisitahin nyo ang aking YouTube channel, makikita nyo dyan, guys. Okay. Mega shoutout din sa ating mga katropa. Yan, sa ating cameraman na si Mr. John. Ayan, mayroon siyang YouTube channel din, guys, na ano, John Legaspi, yung YouTube channel niya. And then si Mr. Edrosos Vlog, ayan, Mr. Sauro. So ayun din, tropa natin din yon na laging nanonood sa ating mga video. So ayan, God bless po. So dito na tayo nagtatapos, guys.